morning! It's Vlogmas Day 17. So, for today's Vlogmas, naisipan kong linisin tong napakakalat kong kwarto. As you can see, ang gulo niya talaga. At ayoko namang paabutin to ng bagong taon ng ganito, diba? So, pakita ko sa inyo yung kagulo-gulo kong kwarto kahit nakakahiya. Ito yung kwarto ko. Ayan, pagpasok mo. Ayan. Yung mga gamit ko pa sa school. Yes. Nung pagka-vacation. Then, yan. Ito yung kama ko. Di ko pa naayos. Mga makeups ko na ginamit namin noong nativity. Mga yan. Stuff. Tapos, bala ko din palang, mag-declutter ng mga clothes ko. Tapos, nandiyan din yung mga gamit ko. So, yan. Lilinisin ko siya kasi ang kalat niya talaga nakakairita. Ba guys, dati may time kasi na ganado ako maglinis ng kwarto. Tapos may time naman na tinatama din ako. And ayun pala, nag-alarm ako ng 8. It's 8 a.m. pala ngayon. Ang talagang gising ko dapat is 12, 11. Eh, kaso ang dami kong ang gagawin nung nakakairitan na siya. Ang dumi-dumi. So, I'll be back later. Ang linisin ko lang to. Then, samaan niyo ako mag-declutter ng aking closet. Bye! Ayun pala guys, sa mga nakakakilala sa akin, alam nila na natutulog ako ng sobrang daming unan sa weekend. Like, alam mo na meron ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na unan, tapos may maliliit pa na pilo. Kasi gusto ko pag natutulog ako, yung may nakapaligid sa akin mga unan. And hindi ko alam kung ako ba yun, o kung ako lang ba yun. Pero hindi naman sa takot. Pero alam mo yun, sobrang comfortable ko pag ang daming unan. Tapos may teddy bear pa ako. So yun, napakadami kong unan talaga. Siyempre natutulog ako. Nakapaligid lang naman siya, di naman siya lahat naiyayakap. Tapos ko nang ayusin to, itong area na to yan. Tsaka yung nilagay ko yung mga libro ko. Then yung bag ko lang nilagay ko dyan. Ang sunod ko na mga ayusin na itong aking closet kasi marami na akong damit dyan na hindi naman na sinusuot. So, bala ko siya i-declutter tapos bigay ko na lang kaya niyan. Kasi, maayos mga damit ko. Yun nga lang, parang out of fashion na siya, pambata na gano'n. So, ito pa yung mga damit ko sa tie-dye. Yan, nandyan pa siya. So, aayusin ko lang siya. Then, pakita ko sa inyo paano ko mag-ayos. Ang gulo kasi, ang gulo. Sobra. Yan. So, mamaya update ko kayo pag naayos ko na itong aking closet. Paparaan ko ng pag-ayos ganyan. Sinabog ko lang siya para makita ko o maayos ko yung mga hindi ko na kailangang damit. Ganyan, ang dami niya. So, haba-habang tiklupan to guys. So, currently nahihirapan ako kung paano ko i-organize yung aking damit. Kung according ba siya sa kulay or according sa fashion, I don't know. Nahihirapan ako. Oh my god. Marami ng damit ko, ayan lang natira. Ayan lang natira ang pang-alis din. Lahat to puro pambahay na din bibigay ko iba, ayan yan. So, bala ko naman to. To, sunodin ko to kasi ang dami din pang-alis dito na tinambak ko lang. Ano ba yan? Babae pa ba yung kwarto ko? My God! Disaster, my God! Ang disaster ng kwarto ko, no? Sorry, guys. Hindi talaga ako pala tiklop na babae. Yan, tingnan nyo. Yan nalang yung damit na natira. Napakadami ko pang damit! My God! Ano ba yan? Dito ko lang nilagay yung mga pants na pwedeng eterno dun sa mga tops na meron ako. Then, ito na yung mga natira. Puro pambahay na siya. And also this. Unti lang pala ng damit ko, no? Kaya I'm planning to go back to Taytay by January to buy some new clothes. Oh, nasunod kong ibabagsak ito na kasi natiklop ko na yung mga pambahay kong shorts, then other na damit nandyan pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa napakadami na yan. Baka iubi ko po. Hindi ko alam eh. Tapos, ito naman na. Babagsak ko lahat. Yan. So, pasensya na kasi hindi
ko alam, kwarto ng babae to, pero napakagulo pati lahat ng lupan. Relate din naman siguro yung iba dyan, no? Kahit sa mga magugulo yung cabinet, ayusin nyo na bago magbagong taon. Parang awan na. Napagalitan na kasi ako ni Mama. Suwi pa kami ng Pangasinan. Iiwan ko daw pang ganito yung kwarto ko na parang disaster, na parang kahapon pa rin. So, ayun, ayusin ko lang. Currently, guys, ito ang pinakamahirap na ayusin kasi puro siya sweaters. Then, hindi ko lang kung may pambahay pa ba ako dito, pero I think sobrang dami. Like, ang dami kong gamit na kailangan ayusin banda dito. Yun, tinan nyo na yung kwarto ko. Oh my God! Di na pinag-yo! Pila ko na sa landa na kailangan mag-evacuate. Guys, update! Matapos ko na mag-tiklop doon na ginawa ko na lang ay ganyan. Yeah, may natitira pa akong mga pants. Magka siguro kay Mama na lang to kasi di naman ako nagpa-pants ng ganito like this denim to eh. So, bibigay ko na lang kay Mama yung iba. Kasi binigay niya din sa akin na nakala niya masusuot ko. Hindi ko naman siya masusuot. Okay guys, after 2 hours din ata akong nagtiklop. Ayan, di ba? Yan na po ang aking closet. All good guys, kasi yan lang naman yung mga dress then polo na kailangan ko during formal or semi-formal. Yan, puro denim kasi lahat ng formal at semi-formal kong attire. So, pakita ko sa inyo kung paano ko siya in-organize. So, dito sa may part na to, sa may second layer ng aking closet, ito yung mga tops na kailangan ko sa pang-alis. Then, nandito din yung mga pantalon ko, skirt, shorts, jumpers. Then, sa pangalawa, yung pwedeng pang-alis. Then, pwede din pambahay na matinutinu pa. Ito yun, sa mga bandang shorts, gano'n, na pambahay. Then, dito naman, puro siya long sleeve eh. Nandito yung mga pinagbibili ko sa Chipipay. So, baka yan din yung dalin ko pag umuwi kami ng Pangasinan. Then, ito, yan yung lahat ng pambahay ko. Ito siya, shorts, t-shirts, sandals, rompers, nandyan siya lahat. Then, ayun, dito lang may mga undies ko, uniforms. Then, dito din yung mga hindi ko na din ganong ginagamit. So, yun lang naman ang closet ko. May kiss marks. I think ito na yung mga damit na hindi ko na magagamit. Pambahay na hindi na kasya sa akin. So, bibigay ko na lang siya kayan yan. Hindi ko din nagamit yung iba dyan eh. Yan, malinis pa siya. Kinuha ko na yung charger ko kasi maglalaro ako ng FF. Kaya kinuha yung charger ko. Then, papalaman na ako ng aking bread. Cause, medyo nagbuto na din ako. Pero I will not gonna cheat on my diet. I will just gonna eat the bread for a day. Hey, ma'am. Tapos ko na ayusin yung ano ko. Yung aking closet.